Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ikaw ba'y isang mapalad? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin habang si Jesus ay nagtuturo sa karamihan, merong isang babae na sumigaw. Sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinaupunan at nagpasuso sa iyo. Sabi ni Jesus, bigit na mapalad yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Kapatid, may paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na ang pinakamahalaga sa Diyos ay yung marunong tayong makinig ng kanyang salita at isinasabuhay ito. Pag ganun ang ginagawa natin, araw-araw, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, sa daily gospel, tayo yung nagre-reflect, at isinasabuhay natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga pinaglilingkuran, o sa ating pamayanan, tayo ay mapalad dahil ito ang tinitignan ng Diyos sa atin. Hindi lang yung nakikinig, kundi ginagawa din natin. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Na nawa, maging katulad tayo ni Inay Maria, na hindi lang niya dinala si Jesus, kaya nga doble yung kanya, yung pagiging blessed. Kasi dinala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, inalagaan. At hindi lang yun, sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. At isinabuhay niya kung ano yung kalooban ng Ama. Kapatid, si Inay Maria ay isang modelo para sa ating pananampalataya. Tignan natin kung paano siya namuhay, paano niya minahal si Jesus. Kaya nga, kung nahihirapan tayong makasunod sa Diyos, tanungin natin si Inay Maria para tayo ay kanyang magabayan. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na mahal tayo ng Diyos, nandyan si Nanay Maria, Inang Maria, para tayo ay binigay niya sa atin, para tayo makapamuhay na umaayon sa kalooban ng ating Diyos. Isang mapagpalang Sabado sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good. Bukas muli, meron siyang mga damen sa pagkalat natin itong mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita. God bless.